si Miley na asawa ko po. Okay, sige. May nagpa-compete. Ganyan po kami sa Amazon. Nakarating po kami dito sa Dai. Nagpasok po kami sa Manuka. Kasi kaya na may nanggit po sa mo. Kasi wala mo po kami Daila. Nanong, na pinalis kami. Kasi may nanggit po sa asawa ko. Kaya po wala, hindi na po kami na, pinalis po kami ng amumi. Kasi naglakit-lakit kami ng kabaan. Kasi kung andyan, kung wala si nanay, hindi kami nakup-kup. Gabi na po kami nakarikitig dyan sa Babuyan. Kasi tumutulo yung kritera namin. Kawawa yung mga bata. Kasi yung mga anak ko hindi nakapag-aral. Dalawa kong anak kasi grade 6 na. Hindi po naka-ano. Kasi pinalis naman po kami ni Lola. Kasi may nanggit po sa amin. Ganun. Na, hindi po na alam na saan naman kami punta. Ay kinup ka po yung kaibigan ng asawa ko dito sa bodega. Ano masasabi mo po doon sa mga manunood ng video mo? Po yung mga video pong nanunood sa amin, maawa po. Na matulungan po kami. Ganun-ganun ang tayuan namin dito, tumutulo. Sila tutulog po kami sa bodega, mara karton-karton lang. Kasi hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Mapalaboy-laboy po kami. Hindi ko na po alam kung saan na po kami. Kasi may kumukup sa amin yung kaibigan ng asawa ko dito. Dito po kami naka-destino po. Din po alam kung papaalisin po kami dito. Kung itatagal dito, wala na po kayo matitiran po. Kasi yung asawa ko, na-interest na din. So, ibig sabihin po, nung galing kayo kay Marinisor, nakapagtrabaho po ang asawa mo dito sa may kulungan ng farm na manukan. Ilang years po kayo na nakatira dito sa Camarines Norte? Ilang years kayo nagtrabaho doon sa farm na sinasabi niyo po? At ano, 15 po. 15 years? 15 years po. Tapos, sabi mo, pinalis kayo. Pinalis po kami kasi may nainggit po kasi yung asawa ko. Nainggitan yung asawa ko. Nainggitan? Pinalis po kami ng amo namin. So, nung pag pinalis kayo ng amo niyo, ano man na ibinigay sa inyo nung umalis kayo doon na wala naman dahilan? Bigas po. Binigyan po kami ng bigas. Ilang yung kilo? Kalahati lang po. Saka karating sapo? Iyo po. Yung trapal po. Bagang hindi naman taga. Labutas rin. Ah, trapal. So, kasimpre, kung saan kayo nabutan ng ulan, yung trapal ang gagamitin. Iyo po. Kasi malamok. So, ngayon po, nung paglalakad, sabi niyo, nabanggit niyo, naglakad-lakad po kayo, eh, itong matanda na sinasabi niyo, yung tumulong sa inyo, nagpatira sa inyo sa Babuyan. Ano, Ate Maylin? Ayo. Nagpatira sa inyo sa Babuyan yun. Ayo po. Okay. So, nung pinatira kayo, ilang buwan lang na pinatira kayo, di ba? Sa Babuyan? Dalawang buwan lang po. Dalawang buwan. Ngayon, pinalayas na naman kayo ni nanay. So, nawala naman dahilan. Ayo po, hindi ko po alam. Bata, pinalayas kami, wala lang pong dahilan. So, pinalayas kayo ni nanay. Pinalayas po kami nanay. So, ngayon, nung pinalayas kayo, so, ano naman ang nangyari doon? Kasi inaano ko lang po yun, ano. Sabi mo, mayroon kaibigan kayo na nagkup-kup sa inyo. Ito na yun, ito na yung... Ayun po, si Kuya Edie po. Kuya Edie, oh yun. Si Kuya Edie, isa rin din siya dito na... Nakatira po dito. At caretaker. Caretaker po sa ano? Sa bodega na ito. Bodega po. So, ngayon po, so, nakatira sa bodega si kayo. Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta ulit, kung paalisin kayo ng may-ari nito. Ayan. Yan ba yun, Ate Maylin? So, ibig sabihin nun, palaboy-laboy na. Hindi nyo na alam kung saan kayo susunod na titira. Ano, Ate Maylin? Tama ba yan? Okay ba yun? So, ano pa ba ang masasabi mo doon sa mga manunood sa video nyo ngayon? Na mga manunood pa na sa video nito? Kasi baka may mga manood. Sige nga po. So, may anak kang 7, hindi nag-aaral ang anak mo. Bakit hindi nag-aaral ang mga anak mo? Sige nga. Bakit hindi sila nag-aaral? Kasi po, kulang po namin kami sa budget.
budget. Kasi yung asawa ko, kulang po sa budget rin. Kasi yung buong motor niya po, nabatak rin. Nabatak. Kasi wala pong pangulog. Kulang po sa pagkain namin. Yung trabaho, yung sweldo niya. Ayun po. Kasi yung mga anak ko nag-aaral din. Ang sweldo niya magkano lang? Ilan, magkano ba sweldo niya maghapon? Ewan ko lang, kulay ko po alam kasi dalawang araw lang po yung asawa ko na pumasok. Dalawang araw? Ayun po, kasi nakasakit siya po. Okay. Apat na araw yata yun. Okay. Sabi ko ako kanina, wag na pumasok, wag mo na pilitin ang sarili mo. Kaya nila, gayak-iyak na lang ako kasi nagpagamot sa akin sa likod. Mm-hmm. Sabi ko, ipilitin ko ako. Kasi para yung mga bata, may ano po, kasi yung anak ko, mapaparte po sa akin, apitin. Kasi walang pambayad po sa Jollibee daw po yung mga anak ko. Kasali daw dyan. Kaya po magsayaw-sayaw daw po kasi may bayan na po kaming 137. Pwede siya daw po ang bayad kasi yun po, pumasok daw po siya, napilitan. So, yung anak mo, nagtrabaho na, di ba? Kasi anak ko din, wala po dalang pera. Okay. Yung na, anak mo na 16 years old, nagtrabaho, umuwi ano? Yun. Bigla lang po yun, umuwi yung anak ko, wala man dalang pera. Sa hirap na buhay. Kasi alamin namin may dalang pera, wala naman daw. Pamasay lang daw po nadala nila. Kahit wala pa sa lubong, wala rin. Kahit tinapay po, wala talaga po. Sabi ko, mama, uwi na po ako dyan. Kahit na, wala kang dalang pera, umuwi ka na dito. Kasi yun yung kapatid mo, paparalin lang ni papa mo. Kasi this size pa lang po yung anak ko eh. Sabi sa amin, mama. Sa bunso mo, ilang taon na nai? Apat po yan. Timaylin, apat na taon po, pa lang. Apat na taon po yan. So, ano pa ang sasabihin mo, Ate Maylin? Tapos po sa'yo na nanonood po, may makita po lahat na lahat. Mm-hmm. Maawa po sa amin. Mm-hmm. Kasi ang kahirapan ng ganito. Giriba na. Giriba po. Di ko na po alam kung saan na po kami anin. Pagpilalis naman po kami dito. Siriksika na kayo dito. Siriksika na po kami sa bodega po. Oo. Yung mga bata, nag-iiyakan na. Hindi na. At ganito daw na. Wala ito kuryente? Wala po. Sular-sular lang po ito. Galing po po sa'yo. Hindi po sa'yo sa plug. Hindi po mga kaano. Kakatulong din. Ayan. So, yun mga kalingap. So, si Ate Maylin ay nabigyan natin siya ng solar. Solar dito sa kanilang bahay. Ayan. At saka, syempre, nagdala din po kami ng bigas, no, 5 kilo, tapos grocery. Ayan. So, salamat din Ate Maylin dahil nagpa-unlock ka na ng interview. Nalaman ko po kasi mga kalingap na sila'y pinaalis, kaya nagpunta agad ako dito, hinanap ko po sila kung saan sila nagtutuloy. Kasi nalaman ko po kasi na sila po talaga ay nakatulog daw dun sa school. Yan, wala na matirahan daw sila. So, nagpa-thank you din po ako dahil nandito pala sila sa bodega. Dito po daw sila natutulog sa bodega. Ayan, so, sa mga manunood po, sana po matulungan po natin si Ate Maylin at si Kuya Ruel sa kanilang, sana mapabahayan sila, tsaka mga pangangailangan nila sa araw-araw. Matulungan si Kuya Ruel. Maraming salamat, Ate Maylin. Huwag ka mawala ng pag-asa. Mayroon pa tayong Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Ayun. Lakasan mo lang. Relax ka lang. Okay? Kaya natin yan sa tulong ni Lord. Yes. Ayan na po mga kalingap. Pinalis po dito sila sa Babuyan. Dito naman sila nakatira sa bodega na mayroon ano yan? Abuno. Ayan ako. Nakakurulong sila. Oh. Ayan o. Oh. Ang cute naman ng baby o. Oh. Kahit parang walang problema eh. Ano? Ayan si Ate Marlene. Ayan po o. Oh. Ayan, nagsisiriksikan sila dyan. O, buksan mo na yan, ano? Atutoy, ayan. Kalabas ng baboy. Kalabas ng baboy. Huwag tayo, pangit yun. Ayan, ayan, o, mga anak ni Ate Merlin. Dyan po sila nagsisiriksikan sa may bodega. Ayan, mga kalingap, sana matulungan po natin sila, isang pamilya ni Kuya Ruel. Pito ang anak po nila. Ayan, o. Mm-hmm. Kawawa naman sa Ate Merlin, payatot na. Na consumption. Sana matulungan niyo po sila. Ayan. Alas 2 na kumain. Alas 2 na sila kumain. Anong oras na? Alas 2 no? Alas 2 sila kumain. No? Wala silang pagkain yata na ano. Kaya na late ng luto. Ayan. So, ano pangalan mo?
Ano na? Ano ang pangalan mo? Prince. Iyon yun si Burnox. Talika dito Burnox. Ayan, ito mo. Hindi ito nahihiya. Oh, kanta ka nga. Marunong ka magkanta? Bilang ka. Oh, bilang. Bilang. Dali, bilang. Para may magregalo sa'yo. Dali. Oh. Anong gusto mong regalo? Dali, para bilhan ka ng mga manunod dyan. Oh. Oh, bilang, bilang. One. Oh, sige. Mm. Dig pa. Marunong mabilang ka. Mm. Lakas, lakas. Pin. Pin. Hanggang kailan ang bilang niya? 10. Very good. Palakpakan. Anong gusto mo sa Pasko? Laruan? Anong regalo sa iyo? Gusto mo regalo? Ano laruan? Ano laruan gusto mo para dalhan ka nakin? Anong gusto mo dalhan? Anong gusto mo laruan? Ha? Anong gusto mo laruan? Anong gusto mo? Anong gusto mo laruan? Bula? Kutsi? Baril? Aba, grabe naman yan. Baril. Mamamatay tayo niyan. Ayan, oh. Sa, ano yan, buriga? Ano ito? Makina. Hindi, ito, yung inaano nyo. Nagsisiriksi ka kayo dyan. Lalagyan nyo lang banig. Lalagyan silang banig. Karton. O, yan dyan po sila tutulog. O. Sa budiga. Budiga ng mga palay. Oo. Ano, sister? Ayan. So, ayan po mga kalingap. Sana po matulungan po natin sila. Kawawa naman. Walang alas dos na kumain. Mm-hmm. Langka with malunggay po. Ayan, o. Kita sa video. Ayan, no. Hindi, okay lang yun at yun ang totoo. Yan ang katotohanan kasi. Kita ko yan ang lahat na. Okay lang yun. Ayan, okay lang. Gabos mo nalang madidang. Marigi, kapitbahay po yung sister. Maylin. Sana po matulungan po, po sila. Kasi po, nasaksihan ko po kung paano po sila naroon sa baboyan po na nakatira po sila doon. Sa ngayon po ay pinaayos po sila sa ngayon. Andito naman po sila sa bodega ng palayan. Hindi natutulog. Siriksikan. Siriksikan po sila. Ayan po, kung sino naman po may bukal na puso na gustong tumulong po sa kanila, eh, sana po ay matulungan po natin sila. Thank you. Ako si Elsa. Isa rin po ako sa saksi sa buhay ni na Raylin at Ruel. Kung paano po sila tumira sa Babuyan. Nakakaawa po sila dahil pito po ang anak nila. Maliliit pa rin po. Ngayon po, pinaalis na naman po ulit sila sa Babuyan. Tumira na naman po sila dito sa... May nagkupkup po sila dito sa budiga naman po ng palay. Siksikan din po ulit sila. Nakakaawa po kami ng mga anak, sana po may makatulong sa kanya. At kawawa naman daw po kasi kung saan naman sila, pag pinalis sila, saan naman daw sila pupunta. Sana po may makatulong sa kanila ng mabubuting puso. Salamat.